Sa pagsabog ng new metal bago pumasok ang taong 2000 ay nasaksihan natin kung gaanong kabangis ang tugtugang heavy metal na hinaluan ng iba't ibang genre tulad ng hip-hop, alternative rock, funk at grunge. Musikang maingay ang dating sa iba pero sobrang astig naman sa karamihan. Hindi mawawala sa mga tambayan lalo na sa mga inuman ng mga kabataan noon ang mga tugtugang mula sa Korn, Limp Bizkit, Linkin Park, Papa Roach, Slipknot at iba pa. Pero alam niyo ba mga idol, kahit marami sa new metal ang mga bandang maiingay at mga lyrics na tumatalakay sa mga problema sa paligid, depression, sex, bisyo at iba pa, ay mayroon namang bandang nagpapakita ng matinding dedikasyon sa kanilang paniniwalang espiritual. Tulad na lang ng tatalakayin natin ngayon, ang new metal at Christian metal band na POD. Isa sa mga bandang wala kang itatapon sa mga kanta kung mahilig ka sa ganitong tugtugan. Kahit ata sino ay mapapaheadbang sa mga kantang Youth of the Nation, Alive, Boom, Goodbye for Now, Southtown, at marami pang iba. Halika at ating mas kilalanin ang POD. Bakit nga ba sila naging kakaiba sa mga kasabayan nilang banda? Gaano katotoo na Pinoy ang isa nilang miyembro? Nasaan na nga ba sila ngayon? Talakayin nating lahat yan. Pero bago ang lahat, ay shoutout muna sa ating mga idol na sina Jacob Ledesma, Reve Jestrel Langanlangan, Jarmalari, Yeng Fox Tech Views, DVK Tube, Kami Alia Vinoya, at Brian Pilapil. Maraming salamat mga idol. Simulan natin ang kwento kay Paul Joshua Sandoval o mas kilala sa pangalang Sunny na sa edad na 18 ay naranasan itong mawala ng pinakamamahal na ina. Isang pangyayari na nagtulak kay Sunny para mas patatagin pa ang kanyang pagiging makadiyos bilang pagsunod sa yapak ng kanyang ina. Miyembro si Sunny noon ng isang rap group pero nagpa siyang sumali sa binubuong banda ng kanyang pinsan na si Noam Bernardo Jr. at kaibigan na si Marcos Curiel. Sa mga hindi nakakaalam ng mga idol, ay isang ang kabayan si Bernardo. Pinoy ang kanyang ama at may dugo namang Italian ang ina. Dalawa pa lang sila ni Marcos noon sa bandang tinatawag nilang Escatos. Sa karagdagan ng bassist na si Gabe Portillo, ay nagsimula na silang palitan ang kanilang pangalan bilang POD o Payable on Debt. Kinuha nilang manager noon ang ama ni Mov na si Noah Bernardo Sr. na noon ay may sariling record label na Rescue Records, kung saan nga ay unang pinapirma ang banda. Sa hindi malamang dahilan mga idol, ay madalas na hindi makasama sa ilan nilang show si Gabe Portillo. Kaya isinali nila noong 1994 ang bassist na si Traa Daniels, na kalaunan nga ay siya nang naging opisyal na bassist ng banda. Nakapag-release sila ng 3 album sa ilalim ng Rescue Records. Ang debut studio album na Snuff the Punk noong January 25, 1994, pangalawang studio album na Brown noong October 8, 1996, at live album na Payable on Debt Live noong February 18, 1997. Unti-unti mga idol ay nakakabuo sila ng fanbase lalo na sa club na warehouse kung saan ay madalas ngang tumutugtog ang banda. Pero dahil nga walang nakikitang improvement sa kanilang kasikatan, ay nagpasya ang manager nilang si Noah Bernardo Sr. na maghanap ng bagong hahawak sa POD na may kakayahan na iakyat ang kasikatan ng banda sa mas mataas na level. Kinuha niya noon si Tim Cook na may-ari ng club na The Warehouse bilang bagong manager ng banda. Sa panahong yun mga idol, ay nakuha naman ang kanilang live album ang pansin ng Essential Records, na agad ay nag-offer sa POD ng $100,000 na recording contract. Pero dahil nga alam ng banda na may kakayahan sila makipagsabayan sa nagsisimula ng pag-usbong noon ng new metal, ay tinanggihan nila ito at sinabing may mas malaking plano ang Diyos sa kanilang banda. Nagpatuloy lang sila sa pagpapasa ng kanilang demo sa kung saan-saan, at dito nga nakaranas ang banda mga idol ng maraming rejections. Hanggang
hanggang isang araw ay napanood sila ng live ng A&R ng Atlantic Records na si John Robili. Nagustuhan nito ang tugtugan ng banda at agad na pinapirma sa naturang major record label. Unang inirelease nila dito ay ang isang extended play na may title na The Warriors EP noong November 17, 1998. Isa itong tribute album ng POD para sa kanilang mga fans na tinatawag nilang Warriors. Nagpasalamat dito si Sunny sa mga fans na sumusuporta sa kanila mula simula hanggang makapirma nga sila dito sa isang malaking record label. Noong August 24, 1999 ay na-release nila ang pangatlong studio album na tinawag nilang The Fundamental Elements of Southtown, kabilang ang mga singles na Southtown at Rock the Party. Pumasok na sila dito mga idol sa number 51 ng Billboard 200 at na-certified din ito bilang platinum album. Tapos habang nasa stage sila ng paglalabas nila ng pang-apat na studio album at nasa panahong tinatapos nila ang kantang Satellite, ay biglang nagkaroon ng ingay sa labas ng studio. Maririnig ang helicopter at sirena ng mga pulis at ambulansya. At dun nga ay nakita nila sa TV ang isang nakakalungkot na pamamaril ng isang 15 taong gulang na binatilyo sa Santana High School na malapit sa studio ng banda. Nakapatay ito ng 2 at nakasakit pa ng 15 pang mga estudyante at mga guro. Kaya bilang mga artist o musikero ay dinaan nila sa paggawa ng kanta ang naging damdamin nila sa naturang pangyayari. At dahil dito ay na-delay ang nakatakdang release ng sunod na album. Pero sulit naman yun mga idol, dahil nabuo nila dito ang kanilang naging pinakamalaking kanta na Youth of the Nation. Nakaisa-isa nilang kanta na nakapasok sa top 40 ng Billboard 100. Pumalo ito dito sa number 28 habang number 1 naman sa Billboard US Modern Rock Tracks. Na-release nila ang pang-apat na studio album na Satellite noong September 11, 2001 na agad ay pumalo sa number 6 ng Billboard 200 at number 1 naman sa Billboard Christian Album. Kabilang dito ang mga singles na Youth of the Nation, Satellite, Alive, at Boom. Bumenta ito mga idol ng mahigit sa 7 milyong kopya sa buong mundo at 3 milyon nga dito ay mula sa US lang. Kaya na-certified na rin ito ng Recording Industry Association of America bilang 3 times platinum. Kakaiba ang estilo ng POD mga idol. Alam naman natin na bukod sa maingay talaga ang new metal na madalas pangang masabi ng mga matatanda na kanta ito ng demonyo at addict, mapapansin din natin karamihan sa kanila ay tumatalakay sa iba't ibang problema sa lipunan. Mayroong tema ng tungkol sa depresyon, sex at droga. Pero iba ang POD mga idol. Maingay man ang kanilang musika, karamihan naman nilang mga kanta ay mayroong mga positibong mensahe. At ang iba pa ay tungkol naman sa kanilang paniniwalang espiritual. It's the opposite for me. I found my own personal salvation and my faith, and I didn't know what to do with it. Here I was trying to allow it to shape me and form me, and as this young teenage kid, I just lost my mother, music was kind of it was a comfort for me. Here I was going through these changes and all these thoughts and things that I wanted to express, and when I was given the opportunity, I took it, and I thought, and I never dreamt of this or thought that I would do it. I don't consider myself a singer or even somewhat of, not even really a musician. It kind of really fell on my lap. My cousin's a drummer. My best friends are they were in the band. Hindi man sila naging komportable na ihanay sila sa mga Christian new metal band, itinuring naman ang kanilang album na isa sa pinaka-successful na album sa mundo ng Christian music. Sabay na sabay ang release ng album na ito sa araw na naganap ang pag-atake ng mga terorista sa World Trade Center sa US. Kaya tingin ko mga idol ay nagkaroon pa ito ng negatibong epekto sa performance ng kanilang album sa merkato. Mas mataas pa siguro sana ang kanilang band kung hindi lang napasabay sa isa na yata sa pinakamalungkot na parte ng kasaysayan ng US. Pero sa mga panahong yun mga idol ay nakasama na ang POD sa mga pinakasikat na banda sa henerasyon na yon. Ganun pa man ay nagkaroon naman ng problema si Marcos Curiel sa mga kabanda noong 2003. Naging busy kasi ito sa kanyang side projects at bukod dito ay nagkaroon pa umano ito ng spiritual differences sa grupo. Nauwi ito sa pagkawala ni Marcos sa POD na
muntik nang mapunta sa pagka-disband ng banda dahil magkakaibigan talaga sila mga idol. Pero sa pagdating ni Jason Truby na agad ay pumalit kay Marcos ay napanatili nitong buo ang banda. Nakasama na ito ng POD sa soundtrack ng The Matrix Reloaded na Sleeping Awake. At sa panglima at self-titled album na Payable on Debt na in-release noong November 4, 2003. Kabilang dito ang mga singles na Will You at Change the World. Pero dahil gusto ng banda na itinuturing lang silang isang rock band at hindi inililabel bilang isang new metal o Christian new metal band, eh makikita na dito ang pagbabago ng kanilang tunog. I never considered ourselves a Christian band. I would never use my faith to market a band. Mas naging dark at melodic na metal sound na ang bagsakan ng kanilang musika dito. Tapos naging makontrobersya din ang cover ng album na ito na nauwi pa nga mga idol sa pagband dito ng napakaraming Christian bookstore sa US. Pero kahit naging commercial disappointment ito mga idol, kung ikukumpara sa sinunda nilang album, eh bumenta pa rin naman ito ng mahigit sa 1,000,000 kopya sa buong mundo at na-certified pa itong gold sa US. Pumalo din ito sa number 9 ng Billboard 200 at number 1 pa rin sa Billboard US Christian Albums. Sinunda nila ito ng pang-anim na Testify noong January 24, 2006 kung saan kabilang ang mga singles na Goodbye For Now, kung saan ay kasama nila dito ang noon ay halos wala pang pangalan at hindi pa sikat na si Katy Perry, tapos ang Lights Out na naging team song naman ng WWE Survivor Series noong 2005. Nasunda na ito ng pagkawala ng banda sa Atlantic Records at saglit na nakapag-deal sa Rhino Records para lang i-release ang kanilang compilation album na The Greatest Hits The Atlantic Years. Bago matapos ang taong 2006 ay nagpaalam na rin sa banda ang gitaristang si Jason Truby na saktong-sakto naman mga idol na gusto na rin bumalik ng POD ang original na miyembrong si Marcos. Sa pagbalik nito ay pumirma sila sa INO Records at na-release noong April 8, 2008 ang kanilang pampitong album na tinawag nilang When Angels and Serpents Dance. Pero sa mga panahong yon, actually mula pa noong mid-2000s ay bumaba na talaga ang kasikatan ng new metal. Marami na ang na-disband sa kanila. Ang iba ay nagpalit na ng tunog at naging madalang na din ang paglalabas ng album ng ilang pinakamalalaking new metal bands. Kaya ramdam na ramdam din sa panahong yon ang pagbagsak din ng popularidad ng POD. Katunayan ay hindi na pumasok sa Billboard ang album na ito. Swerte namang nagkaroon pa ng revival ang new metal noong 2010 noong nakapasok sa mainstream ang ilang metalcore at deathcore groups na gumagamit ng ilang elemento ng new metal tulad na lang ng bandang Bring Me to Horizon. Sa pangwalong album ng POD na Murdered Love na inirelease noong July 10, 2012 ay muling nakapasok sa number 17 ng Billboard 200 at muling naghari sa Billboard Top Christian Albums. Nagpatuloy pa rin matatag ang POD at nakapag-release pa ng albums na The Awakening noong August 21, 2015 at Circles noong November 16, 2018. Sobrang aktibo pa rin ang banda hanggang sa kasalukuyan mga idol. Katunayan ay may aasahan pa tayong album nila na tinatawag na Veritas na nakatakdang i-release ngayong May 2024. Pero ganun pa man, sa hindi sinasabing dahilan ay kinumpirma naman ni Marcos na wala na umano sa banda ang ating kabayan at isa sa mga founder ng banda na si Noah Bernardo. Sa kabuuan mga idol ay nagkaroon ng POD ng 10 studio albums, 11 kapag na-release ang Veritas sa May. Meron din silang 3 live albums, isang compilation album, isang video album, 26 na music video, videos, 3 extended plays, 21 singles, 3 promotional singles at 1 acoustic album. Bumenta sila ng mahigit sa 12,000,000 records sa buong mundo at nakatanggap ng iba't ibang parangal. Oo, hindi sila naging kasing laki na katulad ng iba nilang kasabayang banda, pero sinisigurado kong kasama sila sa mga pinakasikat at pinakamaimpluensyang banda sa kanilang era. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Pakilike na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood!